Welcome back sa aking channel. For today's video, i-share ko sa inyo ang aking na-create na simple Valentine's makeup look. Wala lang. Very unusual sa channel ko, no? Pero wala lang, guys. Naisipan ko lang din na nag-suggest kasi yung Shawil sa akin na gumawa ako ng Valentine's makeup look na simple lang naman. So, ito yung na-create ko kanina. So, makikita nyo kung paano ko to ginawa. And ito pala yung mga ginamit kong products. Makikita nyo naman to mamaya doon sa aking create na makeup look. Simple lang. Very simple lang. Alam nyo naman ako, guys. Disclaimer ha. Hindi ako makeup artist or what. Wala akong background sa mga ganyan. Yung ipapakita ko sa inyo is kung paano lang ako mag-create or kung paano lang ako mag-makeup. Yun lang yung routine ko, guys. So, nang as in, sobrang simple lang. Walang mga keme-keme. Walang mga kuanik-anik dyan. So, yun lang yung nakayanan ko and yun lang yung routine ko kapag nagme-makeup ako. So, sana guys, ma-enjoy nyo. Super simple lang and sobrang affordable lang ng mga ginamit kong products na from Shawil. Ayan, makikita nyo kung ano yung magiging effect ng mga pinagagawa ko sa face. May gusto pa kayo i-review ko saan makikita nyo yung product kung gaano ba siya tumagal or anong effect niya after ilang oras kung gamit. Mag-comment lang kayo guys sa mga ginamit kong products kung ano yung gusto nyo gawin ko ng separate video. So, ayan guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko itong simple makeup na to. So, ayan guys, na-prep ko na yung skin ko. Nakapag-toner na ako and nakapag-moisturizer. Well, next ko is primer, syempre before makeup. So, ang gagamitin ko is itong Shawil Perfect Face Primer with Pure Primer Makeup Base. Ayan, long-lasting oil-free daw to. So, tignan nyo guys yung bote, napaka-elegant, ba? Diba? Mabango niya. Mabango siya, guys. Wow. May dewy effect yung primer nila. And alambot sa skin. So guys, ito yung CC Air Cream to Powder nila. Check muna natin yung shade. Pag inopen mo, ito yung makikita mo. And para siyang cushion. Ayan. May plastic. Oh. Check muna natin ha. Ah, medyo light siya sa akin. Tingnan kung gaano kaputi sa face ko. Ay, ang puti pala. Sobrang puti. Tingnan nga natin kung paano siya magbi-blend sa skin tone ko. Pero pag dito naman parang hindi siya super white. O siguro gagamitin ko na lang siya and then mag-a-adjust na lang ako sa powder. Pero guys, ang puti ah. Kaka-apply ko lang CC Air Cream to Powder nila. Napansin ko, unang lagay is, nakita nyo naman super puti, pero pag tumatagal siya, ayan, nag-oxidize agad siya. Ayan, napansin ko dito, sa personal guys ha, kitang-kita ko na nag-oxidize, unlike kanina na parang sobrang wow, ano nangyari. So ayan, kapag nakita nyo sa personal guys, ang dali niyang mag-oxidize. Dali siya mag-oxidize guys, kasi kitang-kita ko pa lang o, pag ka-apply ko pa lang, wala pang 1 minute, nagda-dark na siya sa skin ko. So, if ever na, kung gusto nyo mag-avail ito, lighter talaga, one shade lighter talaga sa skin tone nyo ang bibili nyo. Kasi, ayan, oh, hindi lang masyadong mabigyan ng justice yung sa camera. Kasi nga, syempre, merong ilaw, meron akong ilaw eh. Pero sa personal, hindi halatang meron akong something, ayan o, nagpantay na siya. Sa ilaw lang talaga yung sa camera, iba yung effect. Sa personal, hindi siya super duper puti. The next naman guys, para matakpan ang aking mga sumpa, gagamitin ko itong BB Stick Premium Mineral. Picture ng BB Stick nila. Ayan, kung papansin nyo sa video, di ba hindi na sobrang puti yung face ko. Ang galing lang. So, ito yung BB. Wow, medyo dark to ha. Oh, sakto lang siya. Ito yung shade ng BB stick nila. And meron yung sa likod. Ah, brush. Although, kahit malambot yung brush niya, pero mas safe na lang na kamay ko na lang gagamitin ko. Kasi baka meron akong nilagay na cushion, baka mabura. So, ayan siya. And then, ito na yung gagawin kong pang-hide sa aking mga
sumpa-sumpa sa face. Ayan, katulad ng mga yan. Kamay ko muna gagamitin ko. Sobrang lambot niya. Alam mo yung parang may moisturizer ka nang nilalagay. So guys, kung mapapansin nyo, hindi siya sobrang full coverage siya. Itong BB stick na to. Pero ang maganda lang sa kanya, ang dali niyang i-blend and parang may moisturizer na siyang kasama. Guys, so hindi siya ganun ka full coverage, 'di ba? Sakto lang yung coverage niya kasi nakikita niyo pa rin yung mga pimples ko diyan. Dagdagan pa natin sa my under eye. So, ayan guys, tapos na ako i-hide yung mga dapat kong i-hide. So, ngayon sa powder naman tayo. Sabi ko nga kanina, meron siyang kasamang sponge pero hindi ko siya gagamitin. Mas gagamitin ko yung powder. Ayan, medyo dark tong powder. Kung mapapansin nyo, nag-dark na agad. So, sakto lang pala siya. Diba? Hindi na ako nagbe-bake guys ha, kasi hindi naman ako masyadong oily lately. Itong powder na to, kapag nakita nyo sa personal, kala nyo ang light, pero kapag ginamit nyo na sa face nyo, nagda-dark na siya. Ayan o, kita nyo ba? Diba? Pumantay na yung color ko compare kanina. Ganda ng coverage na guys. Tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng coverage nyo. Diba? Then, next naman guys, sa kilay ko naman, meron silang pinadalang eyebrow and eyeliner gel. Tsaka light, splendid shining, ever-changing eyebrow. Meron din silang ganyan. So, check natin kung ano yung mas magagamit ko dito. Ang shade pala nitong eyebrow na ganito nila is 002. And sa eyeliner naman is 02 rin. Eyebrow and eyeliner gel. 02 rin ako dito. Ito guys yung 3 shades eyebrow nila. Ayan. But feeling ko yung dalawa lang magagamit ko kasi ito super dark na. Ito naman yung itsura ng eyebrow and eyeliner gel 24 hours sila. Ang cute lang. Ang elegant lang ng color, diba? Tsaka may kasama siyang ganito. Pero I don't think kagamitin ko to kasi masanay ako sa nakaugalian kong gawin or gamitin. And then, ito yung powder. Tsaka ito yung sa pangkilay. Ang galing talagang, believe din ako sa Shawil kasi yung mga packages sila talagang sobrang protected. May mga meron talaga silang plastic. Pero for the meantime, ipapakita ko lang yung shade sa inyo para makita natin kung ano yung gagamitin ko. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ayan. Sa powder nila, ito, mas light. But I think gagamitin ko muna yung gel and then papatungan ko na lang siya ng powder later. Kasi yung powder naman na kasama niya, ang ganda kasi tignan niyo. Ayan. So, ipagko-combine ko silang dalawa. Ito. Ayan, mag-start na tayo sa kilay. So, gagamitin ko. Medyo dark siya guys kung mapapansin nyo. Kasi pwede siyang eyeliner din. Pero gagawa na lang natin ng paraan. And then guys, tsaka natin papatungan ng powder. So ayan na guys yung kilay ko. So guys, yun muna gagamitin ko. Tsaka ako nagagamitin to kasi medyo dark din to for me. So mas okay sa akin. Mas okay sa akin itong pang brows. And then next naman, after nyan is sa blush and contour naman tayo. And then guys, for my blush naman, ang gagamitin ko itong nude blush. Ito pala, nasa number 3 pala yung pinili ko. So guys, alam ko isa to sa pinakabago nila. So ito yung napili ko. Ayan, number 3. Meron siyang kasamang brush, pero diba ang hirap naman gamitin itong brush na to.
So, ayan. Ito na lang yung gagawin ko rin pang eyeshadow later kasi wala silang eyeshadow. So, yung blush on and pang eyeshadow ko, ito na lang. So, gagamitin ko pang contour is this one. And then, siguro yung pang blush, i-mix ko na lang sila. Dahan-dahan lang kasi medyo masyadong marami na absorb agad yung brush na product. Wow. And then guys, para sa nose, ito na rin gagamitin ko. Ay guys, dalawa pala yung pinadala nila sa akin. Isang Tatra Kotta blusher. Tsaka ito. Tatry ko kasi ito. Dalawa na siya guys. May pang contour na at may pang highlighter. Number 4 yung shade niya. Pero, tsa-check ko muna ha. So, ito siya. And then, check. Ay, naghalo-halo ko na. Oh, may shimmer-shimmer siya guys. Maganda siya. Pero, I think, magpo-focus muna ako dito. And then, gagamitin ko na itong pang-highlight. So, ito na lang muna gagamitin kong pang-blush. I-mix ko lang silang dalawa. Wow! Wow, mukhang may bagong favorite na blush na rin ako ah. Next, for my highlighter, gagamitin ko ito. And then, tignan natin to. Grabe. Masanay akong gumamit ng kamay ko kapag nag-highlights ako ah. Meron din siyang color pink pero mag-focus muna tayo dito. Pero guys, if ever ha, na sobrahan kayo sa pagkamat niya and gusto niyo may konting shimmer, try natin. Pwede namang try. And then, lagay tayo ng konti. Konti lang. Para lang may glow lang konti. Feeling may glow, no? Guys, kung if ever lang na gusto niyo is medyo sobrang may pagkamat yung face nyo and gusto nyo lang may konting glow or shimmer-shimmer, pwede nyo naman siyang patungan pero syempre super konti lang. Tapos ganyan-ganyan lang. Kita nyo ba yung difference? Para nagkaroon ng ayan, para nagkaroon ng something glow sa part na to, diba? Ayan, ganyan lang. Pero kasi, depende naman sa inyo. Kasi ako guys, lately gusto ko yung talagang medyo parang putok na ano. Na blush on. Pero ayan, ganda! Magandang combination tong dalawa, guys. In fairness, so, kita nyo ba yung difference? Ayan. So, bago tayo mag-lipstick, ang next naman is yung sa mata. Maglalagay muna ako ng eyeshadow. Siguro for my eyeshadow, ito. Gusto ko to, medyo dark-dark lang. Medyo parang brown-brown lang siya. Since, guys, simple-simple lang naman tong makeup na to. Isang eyeshadow lang yung ginagamit ko talaga, lalo na pag everyday ako or pag lumalabas lang kaming family. Hindi naman everyday, pero pag lumalabas lang. Gusto ko isang ano lang, isang shade lang ng eyeshadow. Ginagawa ko, tinataasan ko pa siya para kasi kapag nalagay pa ako ng false lashes, kita siya. Kasi tignan niyo pag nakagayan ako, hindi kita, 'di ba? So tinataasan ko siya ng konti. And then next naman, since magpo-false lashes ako, ang gagamitin kong eyeliner is ito. Kasi diba pang brows and eyeliner na siya. Ganda na eyeshadow, diba? Pag nagpo-false lashes ako guys, ginagawa ko, hindi ako nag-gluing. Parang sakto lang sa mata ko. And then guys, lagay ko lang yung false lashes ko, babalik ako. So, iba-iba talaga pag may false lashes ka guys. Naiiba talaga yung face mo. But anyway, pinadalan din nila ako ng bestseller nilang mascara. So, ito yung gagamitin natin. Kalagay is number 1.
In fairness talaga, guys, ang ganda talaga ng mascara nila. Napabili rin talaga ako nito before. Naghahanap ako. Tsaka sinasabi talaga nila ate doon, is ito daw talaga yung magandang mascara doon sa drugstore makeup nila. Na affordable. And then, syempre yung lower lashes ko, nilagyan ko rin siya. Mas buhay, tignan niyo yung mata ko. Tignan niyo ibang iba, diba? And then last guys, may pinadala silang dalawang klase ng lipstick. Itong light color lipstick nila and isang mineral matte lipstick. So, check natin muna kung ano yung babagay sa makeup ko. Isa-swatch ko muna sa inyo. Ito, nung nakita ko to kahapon, na-amaze ako, natuwa ako. Kasi sabi ko, ang bongga ha, kasi magnetic siya. Tignan nyo guys ha, tignan nyo ha. O, diba? Ang bongga. Wala lang. Ito yung unang shade. Lagay ko na lang dito. Ito siya, guys. Ganda rin, no? And yung isang pinili ko, guys, is 004. Ito, number nito is 05. Ito, 04. Ang bango. Ang bango ng scent niya. Amoy na amoy mo. And then, itong next naman is sobrang pink. Parang mas bagay sa makeup ko yung isa, no? Para simple lang. At ito, shocking pink siya. Ayan. But, since simple makeup Valentine's look lang tayo, gagamitin ko to. Ayan. Kasi minsan, iba yung color. Minsan kasi iba yung color sa lips. Tsaka iba yung kapag sinwatch mo. Pero, since gusto kasi niya yung mga simple makeup lang na parang fresh lang, di ba? Ito na lang gagamitin natin. So, ayan guys, ito na yung final look ko.